Narinig niyo na ba ang kasabihang, ang buhay ay puno ng sorpresa? Kadalasan, tinatawanan ko na ang mga kasabihang tulad niyan, na iniiwan tayong umaasa para sa mga bagay na hindi naman maaaring mangyari. Ako si Jonell, nasa ikahuling taon na ng kolehiyo, at ito ang aking storya. Okay, class! Hoy, Jonell! Teresa, Kavin! Maulayan tayo sa paborito natin ng buhay! Yan si Miku. Isa sa mga kaibigan ko simula pa nung ikaunang taon ko. Madalas namin siya nilolokong bakla dahil napakainhin niyang kumilos. Oo nga, bossing! Tama na yung pagtawa mo dyan. Tama. Yan naman si Jeff. Isa din sa mga kaibigan ko. Tahimik, pero mahilig mang asar. Bossing ang tawag niya sa akin dahil ako daw ang may pinakamatipon ng katawan sa grupo. Sige, sige. Masyado kayong matag. Paala kayo kung siya nangubuhan. At syempre ako, ang bida ng storya. Ganito lang kami araw-araw, pasok sa klase, kain sa kantin. Pero iba ngayong araw na to. Sa di kalayuan, may napansin akong isang babaeng nag-iit sa upuan niya. Kahit ilang minuto ko siyang tinititigan, di ko mabasa ang nararamdaman niya. Hindi siya masaya, pero hindi din naman siya malungkot. May hawak siyang libro at sa pagbabasa niya, tila wala siyang ibang nakikita sa kapaligiran. Miko! Kailan lang magbabahay na kukunin mag-isa? Sino siya? Pag mo lang tanongin yan, wala ka rin mawapala. Malaman yung sino siya. Binigawan siya ni Miko, pero nabastid agad siya kaya ayaw na niya pag-usapan. Ha? Bastid? Hindi ko nga siya niligawan. Sinanong ko lang siya kung pwede maligaw, pero hindi niya ako pinansin. Na parang hangin lang. Sabi ko nga, bastid. Bakit kaya parang wala siya naririnig? Mukhang kilala naman siya ng lalaki.
class. See you tomorrow. Ah, tapos din ang mali-impyerno ang klase ito. May sinasabi ko lang, Merc? Sige, ito ang assignment ko. Tapusin mo yung buong chapter 5 ng libro. Oh, sir! Nagbibiro lang naman eh. Good luck mga ito. Thank you! Okay nga, wala. Muna lang ako sa labas. May dadaan ako sa bawal. Dalihan mo, boss niya. Ayaw namin na naghihintay. Okay. Hindi ko pa pwedeng iwasan ngayon. Nagutang ka pa nga sa akin. Ano? Sabi ko, hindi mo na ako pwedeng iwasan ngayon. Ano mo may sasabi? Pwede bang mabuso tabi mo? Kahit isang minuto lang. Pwede. Sige na, kahit isang minuto lang. Hindi. Basta kagalit na lang. Magtatanong ako sa'yo. Pag di mo nasagot, hindi mo ako tabi. Bakit ginawa ang aeroplano? Ginawa ang aeroplano dahil noong unang panahon, hindi sapat ang transportasyong pang lupa at pang dagat. Kaya kinakailangan nilang gumawa ng isa pang uri ng transportasyong komportable na mabilis pa. Tama ba? Tama ba? Mali. Ginawa ang aeroplano kasi sira. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nakangiti. At ang masaya pa doon, ako ang nakapagpangiti sa kanya. Totoo nga ang buhay puno ng sorpresa. Pagkatapos ng ilang minuto kong tumungulit, hindi ko na malayang nakuupo na ako sa tabi niya. At kadami na namin pag-uusapan. Oh, Jonell! Ginagawa mo dito. Nasaan na yung pinapadaan ko sa faculty kanina pa ako naghihintay. Ayaw nga ako na. Sorry sir. Sige po, sulit na po ako. Paano muna na ako? Huwag lang sa huling pagkita ng old man. Oo nga pala. Jonell. Hoy! Yan pala si Jack. Naging kaklase ko siya nung ikalawang taon ko sa kolehiyo. Hindi siya masyadong pumapasok at madalas nakikitang nakatambay lang sa mga kompyuteran. At nakita ko siya kanina nakikipag-usap kay Erica. Eto si Jan. Isa sa mga kandidato sa mga may expel ngayong taon. Kilala siya bilang siga at walang respeto sa mga babae. Nakas ka ba? Ako ang tinatali ko ng pagkinakasag na namin ah. Ayaw nga kayo sa amin. At sasagot ka ba? Si Delmar. Kilala sa campus bilang all muscles and no brain. Kanang kamay siya ni Jack at lahat ng utos sa kanya ay sinusunod niya agad. Siya na ata ang pinakamalakas sa buong campus. Pero walang magawa ang school dahil mayor ng bayan namin ang tatay niya. Hoy! Nakita kita kanina nilalandi ko sa Erica. Kung ako sa'yo, lumayo-layo ka na. Huwag ka nakikialam sa mga bagay na wala namang kinalaman sa'yo. Isang araw lang, nagkaroon agad ako ng mga kaaway.
Boss, yung ano nangyari sa'yo? Mukhang nabubog ka ata. Hindi, wala to. Nauntog daw kayo na sa bader dahil sa katangahan ko. Ayan kasi. O siya, tara na. Kanina ka pa namin umintay. Tara na kumain. Ah. Nasasaktan sa ginagawa mo. Wala akong ginagawa sa'yo nung una pa lang sinabi ko na wala akong interes sa'yo. Tingin mo ba hayaan ko lang na ganun-ganun lang? Pag sinabi niyang ayaw niya, so huwag kang maulit, ha? Diba sabi ko sa'yo? Huwag ka nakikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa'yo. Sisisihan mo to. Okay ka lang ba? Ano ba kasi yun? Lagi mong kasama. Hindi ko alam kung sinasang siya sa akin. Lagi ko nga kayo nababas, hindi mo pinapansin. Pinapansin o kahit sinasang. Pag kasi ganun, sinusumbong mo. Lagi kang mag-isa. Tapos, parang ang layo-layo mo sa mga tao na sa paligid mo. Parang may sarili kang mundo. Totoo kasi yan. Mas panatag ako pag nag-iisa lang ako. Ayaw ko magkaroon ng connection sa iba.
Dahil alam ko iiwan ng binula ako, masasaktan ng binula. Pag nag-iisa lang ako, wala ko yung pag-iisip ko yung sarili ko lang. Hindi ko mararanasan yung hirap na mararanasan ng may may iwan. Pero kausap mo ako ngayon, naglabas ka ng nanakit sa akin. Iba ba ako sa kanila? Kaya pinili mo akong kausapin. Iba ba ako kaya pinili mo magkaroon ng connection sa akin? Jonell, sorry pero hanggang dito lang ako nagtatanong. Hindi ko pa rin magkaroon ng connection sa iba. Pero ako magbabago yun para sa'yo. Hindi mo kailangan itago sa sarili mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Andito ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Handa akong patunahan sa'yo na hindi lahat ng tao ay hindi ka pagkakatiwalaan. Gusto kong malanasan mo lahat ng saya sa buhay. Gusto kong makita mo na hindi lahat ng importante sa'yo ay mawawala lang. Gusto kong maisip mo na hindi mo kailangan nag-iisa. Andito na ako ngayon, hindi mawawala. Laging nandyan para sa'yo. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Sabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Ano bang gagawin natin dito? Kanina pa nangangati ka mako eh. Ano ba? Di ba sinabi ko naman sa'yo na layuan mo na kami? Nako, hindi pwede yun, Erica. Sinumpa ako na gagawin ko miserable ang buhay niyong dalawa. Tama na ang usap-usap! Jonell! Hindi pa nagigising si Bossy.
mabuting pumasok ka na lang. Narinig niyo na ba yung kasabihang ang buhay ay puno ng sorpresa? Kadalasan, tinatawaran ko lang mga kasabihang tulad niyan. Pero napatunayan kong lahat nga ng bagay ay pwedeng mangyari. Ako si Jonell, nasa ikahuling taon na ng kolehiyo, at iyan ang aking istorya. Pero ang totoo, diyan pa lang nagsisimula. Oh, sabi mo ako, lagi mo na lang ako tinedad ba? Ano ba lang sasaktan ako? Bakit? Tingin mo ba ako? Okay na eh! Tingin mo ba? Hayaan ko na lang na ganun lang? Pwede ba magtanong? Ba't ba lagi kang mag-isa? Tapos, pero kung sabi mo ako ngayon, naglabas ka sa akin ang sinarap mo. Action! Wala ka sa akin! Teka lang, kasi sabi! Play! Ngayon, di ba? Ipanagin mo si Jonell.